So, ayun, what's up mga buddy? It's day 2 of Honda training at andito ulit kami ngayon sa Honda Safety Driving School located at Bikutan. So, ayun, it's 7:50 AM, 8 AM ang call time at 8:20 naman ang start ng ating training session. So, ayun, mukhang half day lang kami today. Walang masyadong magagawa. Hindi ko ma-enjoy fully yung course. Sayang, kasi nag-enjoy pa rin talaga ako kahapon. Bakit pa nga ulo? Kasi init eh. Ngayon pa nga lang, medyo mainit ang guys eh. Okay, mag-8 AM pa lang. So, ayun. Pakita ko sa inyo yung course. Ito. So, dito kami. Ayan. Ganda oh. Diba? Ito yung course. Doon kami nag-practice ng emergency braking dun sa dulo hanggang dyan sa pinakagawi doon. Tapos dito kami umikot-ikot, masaya. Pag nalilin mo yung bike, nakasegunda ka lang. Sa engine braking lang, walang front brakes. Dito umikot kami, ayun o. Ang laki pala ng cords dito guys, nakakatawa. Tapos ayun, na-enjoy ko talaga lalo yung mga slalom, nakakatawa. Yung pinaka na-enjoy ko pag gumagulong ka sa bikes mo. Tara kang isda. Hindi, joke lang. So, ayun. Pasok muna kami sa loob ng Honda training. Ayan, dito kami nanggaling. Tapos meron pang maliit na gas station dito. Hindi ko alam kung legit. Kasi hindi pa gumagulong yung kotse doon. Simula kahapon eh. Oh no! So, ayun. Dito kami nakapark ngayon sa harap. Ayan. So, ayun. Pasok muna kami guys at update ko kayo maya-maya kung ano yung mga gagawin namin. Ayan lang. A few inches later. So yun guys, time check, it's 10:01 AM, Sunday, May 22, DGR pa lang ngayon. Distinguished Gentleman's Ride, sayang, hindi kami makakasama. So hindi, patapos na kami sa training, half day lang today. Ginawa namin is dirt course and ano ba? Yung humps. Tatawid-tawid ko dun, hirap pala nun. Kailangan ako tayo ka para mas madali. Medyo nakakataot. Para ako tutumbi. O yun lang. Yun lang ginawa namin. After nito is i-assess na ulit kami. Parang ano ba to? Examination. No? Parang ganun na. O yun lang. Update ko kayo kung anong mangyayari sa assessment natin. A few moments later. So yun guys, nakauwi na tayo ng safely. At nice. Gabi na, nakakapagpahinga na din kami at nakaligo. Ngayon, hindi naman tayo babad masyado sa initan, no? Kaya hindi masyadong sumakit yung ulo ko ngayon. Nakauwi na din kami at nakapagpahinga. So kwento ko lang yung mga ginawa natin today, ano ba? So after ng dirt course, tsaka nung parang humps na tatayo ka, get over my humps para sa throttle and clutch control mo, no? Na ganun lang kami, sa uphill tsaka downhill. Tinuruan kami paano mag-traverse doon. So ayun, yung last part is medyo napaka-informative kasi usually yung uphill tsaka downhill yung mga nahihirapan tayo, di ba? Pag wala kang practice. Siyempre, sa mga namang gagawin yun, no? Sa mga subdivision lang, mga ganun, di ba? Hindi ka naman pwede mag-practice sa kasado mismo. Kasi may mga kasalubong ang kotse sa likod tsaka gilid harap mo, di ba? Delikado. So ayun, very informative, masarap mag-practice kasi wala kang kakatakutan na makasalubong mo na kotse or other vehicles. So ayun, after nun is assessment na. So lahat ng tinuro kasi mula kahapon tsaka ngayon is ginawa namin. So nag-ilang rounds kami around the track. After nun is ayun, nakapasa naman tayo thankfully at nakuha natin yung certificate natin. Tsaka meron din tayong cup. Pakita ko na lang sa picture mamaya. Or dito, ganyan. Ano ba yan? Antok na ako. So ayun, tingnan natin yung grades natin. Ito, bibigyan kayo ng ganito pag nag-apply kayo sa Honda training. Honda Safety Driving Center. Wow. Kilometer 17, tama ba? East Service Road, South Superhighway, Paranaque City. Oh, Paranaque. Tama pala yung una kong sinabi kahapon. Ha? Pero bakit nasa Bikutan? So ayun, ito yung card natin. Assessment natin is 5 may sa handling of motorcycle, 5 din sa target stopping and shifting, only 4 manual or semi-automatic, shifting, perimeter riding, 5,
turning and stopping, narrow plank, pylon slalom. Uy, yung pitang masaya guys, mga pylon slalom. 5 tayo doon. S-course, crank course, emergency braking, slope, traffic rule and regulations, to be able to control the motorcycle while passing the dirt and bumpy exercise. Ayun, yun pala yun, bumpy exercise. So, 5, past. Ay, hindi pala 5, lagi nakalagay lang past. Ba yan? Ano to? Circuit road assessment according to HSDC riding assessment checklist. Ito yun, hondasafetydrivingcenter. Remarks, always ride safely. Past. Thank you, sir. Tapos dito, meron tayong assessment checklist ng mga demerits natin. So, tingnan natin ang ating demerits dito. Meron tayo sa improper checking of blind spot. Ayan. Nadali ako dyan kasi bawat kanto, silip ako ng silip eh. Alam mo na, medyo praning. Failure to signal, giving out wrong signal, failure to cancel signal. Ito din yung mga tinuro na mahalaga dun, guys. Is, i-cancel nyo agad yung signal nyo kapag naka... lipo na kayo. So, medyo minsan may nakakalimot ako. So, ayun. Tood na merits na yun. Improper checking of blind spot at saka failure to cancel signal. Dalawa. So, may isa pa tayong demerit at ano yun. Oh, no. Dalawa yung sa ano, failure to signal kasi minsan nakakalimutan ko din mag-signal. Ayun. So, ayun lang. Overall, tatlo yung demerits natin. Hindi ko alam kung ilan yung total demerits na pwede mo makuha para mag-fail ka. Pero hopefully, hindi naman mangyari sa inyo yun at pumasa din kayo kapag nag-take kayo ng Honda Safety Driving Lessons. So ayun lang guys, thank you for watching this part of the vlog. At it's me, 22 pa din. DGR, Distinguished Gentleman's Ride. Sana next year makasama tayo. So ayun lang, stay tuned for more vlogs at salamat sa panonood. See you guys next vlog.